Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating leksyon ngayon? Sa ikalawang unit ng ikalawang aralin sa ating araling panlipunan sa ikaapat na baitang, ang ating aralin ay ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya at pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Sa araling ito, inaasahang una, matutunan mo ang halaga ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng likas na yaman ng bansa. Ikalawa, may papakita mo ang tamang saloobin sa wastong pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Ikatlo, may isa-isa mo ang mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Kaapat, matatalakay mo ang mga isyong maaaring makaapekto sa ating kalikasan. Kalima, mapapahalagahan mo ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran ng bansa. Pagbabago at pag-unlad ng isang bansa ay may masama ayon sa kinalalagyan ng pagbabago. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang industrialisasyon. Ang industrialisasyon ay ang malikhaing pagpapatayo ng mga industriya at pagtatag ng kalakalan at iba pang mga gawain pang-ekonomiya. Ang industrialisasyon ay may mabuti at masamang epekto sa kalikasan. Kasabay ng pag-unlad ng industriya ay ang pagkakaroon ng pondo para sa mga proyekto sa reforestation o muling pagpapalago ng mga kagubatan. Nagkakaroon din tayo ng sapat na lakas na tao na nakakatulong sa mga proyekto para sa kalikasan. Ano naman ang global warming? Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura ng atmosfera ng mundo sanhi ng mga greenhouse gases na nanggagaling sa mga industriya at maging sa kabahayan. Ang mataas na temperatura ay dulot ng greenhouse effect o ang pagkukulob ng init ng araw sa mundo na nakalilikha ng mas malakas na bagyo at iba pang katulad na kalamidad. Ano naman ang pagbaha at pagguho ng lupa? Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay bunga ng walang habas na pagpuputol ng malalaking puno sa kagubatan at kabundukan. Ang patuloy na pagpuputol ng mga puno ay isa sa mga isyung pangkapaligiran sa kasalukuyan na dapat bigyang pansin dahil ang pagbaha at pagguho ng lupa ay nagiging sanhiri ng pagkasira ng mga pananim at ari-arian. Ano naman ang pagkakainin? Ang pagbaha at pagguho ng lupa ay epekto rin ng pagkakainin. Ang pagkakainin ay pagsusunog sa kagubatan para makagawa ng uling at pagtaniman ng lupa. Ano ang polusyon? Ang polusyon ay isa rin sa isyung pangkapaligiran na nakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao kundi maging sa likas na yaman. Ang usok at langis mula sa paggawaan at sasakyan ay nagdudulot ng pagdumi ng hangin at katubigan na maaaring maging sanhi ng pagkakasakit ng mamamayan. Ano naman ang climate change? Ang climate change o pag-iba-iba ng klima ng mundo ay nakakaapekto rin sa bansa dahil sa dala nitong mga epekto gaya ng pagbaha. Tandaan mo, tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang mga likas na yaman ng ating bansa at mahalaga ang wasto at matalinong pagpapasya sa paggamit sa mga ito upang makapakinabangan din ng lahat ng mamamayan hanggang sa susunod na henerasyon. Ang maling paggamit naman namang ito ay maaaring gumantong sa kanilang pagkasira, pagkawasak o tuluyang pagkawala. Ang likas na yaman ay dapat ingatan. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng ikinabubuhay ng mga tao. Isa ito sa mga salik sa pagkakaroon ng maunlad at masaganang kabuhayan ng isang lugar. Tinutugunan ito ang ilang pangangailangan ng mga mamamayang nakatira dito. Maraming lugar, lungsod at lalawigan sa ating bansa ang maunlad dahil sa matalino at wastong pangangasiwa sa kanilang likas na yaman. Isa na rito ang lalawigan ng Palawan na kilala at tampok sa magagandang lugar, masaganang yamang dagat at gubat, at malinis na kapaligiran. Sa patuloy na pag-unlad ng kanilang lugar, hindi nila hinahayaang masira ang kanilang kabundukan at yamang tuwid na dinarayo ng mga turista.
Mahalaga ang matalinong pagpasya at pangangasiwa sa paggamit ng mga likas na yaman ng ating bansa sapagkat ito ay mahalagang salik sa pag-unlad ng bansa. Maraming salamat! Hanggang sa muli!